manatili pong nakatayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan ang mga kabilang sa nananig sa iyong anak ay pagkalooban mo na makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano na sa iyo ay tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka.
At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na iyon, sila'y iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na iyon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nililimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit paraon, ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Inyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni
Jesus. Kaya umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng nabis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mag-usap. Ang tinig niya sa lansangan ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong na nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungan ay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay po ang ibig ipaalam sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Ang una, ang Panginoon habang nasa lupa, laging naglilingkod sa lahat ng tao. Lagi siyang nagkakawanggawa, tumutulong sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang ikalawang bagay, habang gumagawa ng mabuti ang ating Panginoon, marami naman ang kumakalaban sa kanya. Ang dami-daming umuusig sa kanya. Pero ang Panginoon, hindi niya pinapansin ang mga humahamak sa kanya. Patuloy-tuloy pa rin siyang naglilingkod sa lahat ng tao. Ano ngayon ang ibig ipaalaala sa atin? Ang una, bilang Kristiyano, bilang mga alagad ng ating Panginoon sa kasalukuyang, lagi rin tayong maglingkod sa lahat ng tao habang nabubukay tayo sa lupa. At ang ikalawa, kung tayo ay gumagawa ng mabuti, katulad ng Panginoon,
Marami rin ang uusig sa atin. Marami rin ang kakalaban. Pero katulad ng ating Panginoon, huwag natin silang pansinin. Patuloy-tuloy pa rin tayong naglilingkod bawat saglit. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama. Siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang ating tugon, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Makabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal. Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo.
upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tungkayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukod. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handa, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog
para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Archibispo, ng kanyang katuwang obispo at ng tanang kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakinlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria,
na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bunga na karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At magpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you.
Magsiupo muna tayo.